ito at ang need natin patayin. Kaso wala tayong mana, pero try natin, guys. Ayan, so ina-atake po natin, level 3 din po ito. Ayan, slash level 3, laki ng damage. Pati yan, laki din ng damage, guys. So, galon po yung gameplay niya, guys. Ayan. So, need po natin ng mana para po tayo magka-skill dito. Ayan po, quest conditions fulfilled na. Okay, so hello guys, good afternoon and good day. This is Megan Jason and welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon guys para i-explore nga po itong Genso Kishi. Nakita nyo po yung gameplay kanina at yun nga itry po natin i-discuss yung andito po sa website, yung mga land po nila dahil dun po talaga yung malaki yung kitaan, kung magkano yung magiging investment nga po dito, tapos yung mga information po na nakita po natin habang nag-research. Pero before po tayo magsimula guys, sa mga hindi pa po nakaka-like and subscribe sa ating channel, pa-like and subscribe na po muna guys para maging updated nga po tayo sa ganito nga pong mga NFT game content. Tapos pala guys, may pag-giveaway pa din po tayo sa ating channel. Mag-comment na po kayo ng kahit anong word dyan sa baba at eligible na po kayong manalo ng 100 pesos GCash ngayong Sunday. Tapos ito pong dalawang video po natin na Mistar tapos itong Meta Universe. Pag mag-comment po kayo dyan guys, pwede din po kayo manalo ng 100 pesos GCash. Ayan, meron po yung plus giveaway sa mga thumbnail. Meaning po nyan, may pag-giveaway po tayo, okay? So sa February 5 po natin yan pipiliin ngayong Sunday. Tapos balik po tayo dito sa website ng Genso Kishi. Ang pangalan po ng dating game po nila is Elemental Knights. Tapos nag-rebrand po sila at ginawang Genso Kishi Online Meta World. At yun nga, marami na po ang naglalaro po nito at free to play po itong game na to. Pwede po natin ma-download yung kanilang app dito sa Google Play at dito din po sa ating App Store, okay? Tapos andito sa baba guys yung mga socials. Ang advice ko po dito is sumali po kayo sa Telegram PH dahil dun nyo po malalaman yung mga information na hindi nyo matuklasan sa game. Like for example guys, hindi nyo mahanap yung ganitong item, hindi nyo mahanap yung ganitong boss, ano yung dapat na build nyo, ano yung magandang class, dahil may mga class po ito guys, oh. Tapos dun din nasasagot yung mga usual na katanungan natin, yung mga frequently asked question. Tapos dito po sa kanilang website, sinabi naman po dito kung paano po tayo maka-earn kahit free to play ka lang. At yun nga, parang ang sinabi po doon sa kanilang Telegram na almost a month daw yung kailangan natin para lumakas yung ating character. Do hindi nila masabi yung magiging potential earnings mo dahil nakadepende yun sa madadrop na mga equipment. So yung mga equipment and items guys na ma-acquire natin sa dungeon ang pwede natin ibenta as an NFT. Ayan po, rare items acquired from the dungeon can be sold by NFT. Kaya swertihan po talaga yung mga drop rate nga po dito. Tapos mayroon din po silang UGC to earn or user-generated content na kung saan yung lahat ng mga NFT na magagawa ng mga players is pwede po yun mabenta, okay? Tapos ito po talaga yung main feature niya. Free-to-play siya, user-generated content to earn, di ba? Yung mga gagawa po natin ng mga items pwede natin ibenta, play and eco. Meaning po nito, lahat po ng madadrop po sa game is pwede po natin mabenta. Paswertihan po sa madadrop. Anyone can start the game for free, resell mo yung item, tapos bilhin yung rights at mabenta yung mga costume na ginawa ninyo. Okay, so yun po talaga yung concept ng UGC. Ito po yung kanilang roadmap guys, andito naman po yun sa kanilang website, pero ang alam po natin dito is tapos na po din yung kanilang land sale. I'm not sure kung pangalawa or pangatlo, pero meron pa po silang upcoming. Tapos ito naman po yung kanilang mga partners guys. Ayan, makikita po natin na Certic audited din po yung project po nila. Tapos natitrade po yung mga tokens po nila sa mga centralized at decentralized exchange. Ito naman po yung mga member po ng team po nila. And so far, hindi na po natin siya i-discuss dahil free to play naman po itong game at wala naman po tayong kailangan ilabas na pera kung gusto nyo lang talagang maglaro. Pero kung gusto nyong maglaro po dito at mag-invest, dahil sinasabi po kasi dito na medyo mahirap din po maglaro na free to play lang, magkano yung ilalabas po natin? Well, kung pupunta po tayo dito sa kanilang marketplace po, 863 RON yung gagastusin po natin para makabili po nitong NFT
box. Kung sisilipin po natin dito, ang presyo ng RON ngayon is 0.78 pesos or equivalent po ng isang mystery box is 675 pesos. Sabihin natin 700 pesos guys kasama na yung gas fee. Pero ang laman po nun guys is 5 normal grade cosplay equipment set. Ayan po oh. Tapos 5,069 over 6,783 na. Ito meron po tayong rare naman po dito. Pero syempre, ito po is medyo may kamahalan na 2,763 ron. Or kung magkano yon, around 2,180, diba? So medyo may kamahalan na po yung ating rare. Pero kung gusto nyo talaga guys maka-experience ng game at medyo mabilis guys yung pag-progress nyo sa pakikipaglaban ng mga monster, ito po yung advisable na bilhin muna, diba? Para meron ka na pong NFT asset. Kaya kung free to play ka lang po talaga, almost a month daw yung kailangan mong gugulin para magkaroon ng decent na equipment at character. Okay? Tapos dalawa po yung token nila dito guys at pwede nga natin mabili siya sa following. Pwede sa KuCoin, Bybit, QuickSwap, BitPro, Gate.io, Uniswap, Kraken, MEXC, MV nga po yung kanilang token. Ito pong MV ang governance token po natin. Tapos ito yung kanyang utility and address. MV stands for Metaverse dahil Metaverse po talaga ang target nga po nitong NFT game. At yung nga i-discuss po natin mamaya yung land dahil doon po talaga yung medyo malaki po yung potential ng NFT game nila. I mean aside po doon sa free to play na nilalaro natin, sa land po talaga yung medyo malaki yung ating magigain. Tapos ito naman po yung RON coin naman po. Ito naman yung utility po niya. Ayan, so pwede nyo naman po tingnan na lang. Ito po yung ating ginagamit sa in-game, okay? Tapos ito din yung nai-earn natin kapag nagbebenta po tayo ng mga items. Ang presyo po ng MV is 10.23. Ang presyo ng RON is 0.78. Okay? Tapos guys, kung hindi ka naman po bibili ng kanilang NFT box, pwede ka naman po sumilip dito sa OpenSea po nila at makikita po natin na 0.0044 ETH yung presyuhan. Low to high na po yan, kaya ito po yung pinakamura. At kung magkano po yan, around 381 pesos. So, mas better guys na bumili na lang po kayo ng treasure box kaysa bumili po kayo ng individual. I mean, hindi ko nga po alam kung ano po yung purpose ng each item pa dahil nagsisimula pa lang po talaga din ako dito. Okay? Tapos guys, ito yung sinasabi ko pong land sale po nila na nag-sold out nga noong January 14. 500 parcels of land daw yung binenta nilang on sale sa Genso Kishi Marketplace pero naubos po yun lahat. At magkakaroon nga po sila ng second land sale. I mean, second land sale pa lang pala guys. Akala ko pangatlo na. Tapos aantayin po natin yung update po nila doon sa Twitter. Okay? Tapos ganito po yung itsura guys ng kanyang metaverse. I mean, ito po yung map niya guys. Makikita po natin na medyo malaki po talaga yung potential pa po nito at makikita po natin dito na may mga specific area na na-occupied at andito nga yung Genso Mall. Ayan. So dito guys, parang metaverse po siya, parang decentralan po na kung saan yung each block po is pwede po natin bilhin yan. Pero ganun pa man guys, tapos na po yung kanilang land sale. Okay? Tapos ito naman po yung ating nakitang PDF nung nagre-research nga po tayo. Tapos try lang po natin pahapyaw na silipin yung kayang i-offer ng land and UGC mall nitong metaverse po na to. Okay? So ito po yung mga images po nila. Ayan. Tapos ang land nga daw is owned siya by various companies guys. Tapos MV nga yung ginagamit natin dito. Ang players can create 3D NFTs called UGC. So dito na po papasok yung ating user generated content sa ating land na. Tapos yun nga, may iba-iba po tayong sizes ng land. May land type, may state type, tapos landmark type. Ayan. So ito mong landmark type, ito po yung mga specific place na medyo kilala po at alam po natin. Tapos yung land viewer nga, ito po yung pinakita ko po kanina. And ito naman po yung ating mga utility, okay? Pero hindi na po natin yan i-discuss masyado. Basta ito po yung way po natin maka-earn. Magsiset ka ng admission fee sa land mo. Like for example, may papasok sa land mo, magbabayad po sila. Mag-generate income by showing videos. Like for example po, may isang company na pupunta po sa inyo. Tapos maglalagay po ng mga ads. Magbibenta ka po ng mga NFT mo. Magtitrade ka ng NFT doon sa land mo. At magbibigay ka ng giveaway NFTs or tokens. Ganyan ka po makaka-earn doon sa land nila. Tapos pwede ka din mag-sell ng mga NFT art and merchandise. I mean, kung meron ka pong mga NFT art, mga pictures, mga NFT
pwede nyo po doon ibenta. Ayan, no? By displaying 3D object within spaces, it would significantly be easier to visualize the size and shape of the object. So parang, ano po, gumagawa po talaga tayo ng metaverse sa loob po ng land. Tapos pwede din po tayo magbenta ng mga avatar costumes and fashionable equipment. Tapos mag-create nga po tayo ng mga user-generated content doon sa ating land. Ayan. Tapos pag-create tayo ng new map para sa Genshin Kishi Online, mga dungeons, ganyan. Tapos pwede ka din mag-host ng mga online events and earn income. Ito po yung mga Rainbow's event, festival event, New Year Sunrise event. Pero syempre, masyado na po itong advance para sa mga normal player, di ba? At kailangan meron ka pong land para po ma-appreciate nyo po ito. Tapos pwede nyo din lagyan ng mga games para maka-earn ka ng income. Maglagay ka nga ng mga videos and ads. Tapos pwede mo i-display yung trophies mo. Pwede ka magkaroon ng fan club or salon. Tapos pwede ka din mag-ads ng mga real life na mga online services na ino-offer mo, okay? So, masyadong marami po talaga ang way para maka-earn kapag may land ka na. Tapos, guys, ilalagay ko na lang po siguro itong ating PDF sa ating YouTube para mas makita nyo po at mas ma-understand yung benefit ng mga landowners. Ayan po, ito yung landmark po natin, ito yung state, ito yung land. May mga view po tayong sinasabi po dito, mga viewpoint. Tapos iba-iba din po yung sizes po ng land. Ito yung difference, guys. So ito yung land lang, pag ito naman po yung state, tapos pag landmark, syempre mas malaki, di ba? Yan yung comparison niya. Tapos andito yung capacity, details ng land. At meron din nga po tayong Genso Mall. Itong Genso Mall, dito po tayo makakapag-trade ng NFT using MV token. Tapos ayan, yan yung mga makikita po natin dyan, guys. Ayan po. Tapos ang Genso Mall po kasi is para po siyang marketplace po talaga. Ayan. Okay. More on, mas malaki po talaga ang benefits ng mga landowners. Pero ganun, guys, magkakaroon pa lang po sila ng second pre-sale at abangan na lang po natin sa Twitter yung mga update nga po nila. Tapos punta lang po tayo dito sa kanilang FAQ, guys. I mean, nandito po kung paano po tayo magkukonect ng ating NFT through smartphone. Tapos meron po kasi silang scholarship dito, guys, na kung saan, kunyari, scholar ka, tapos nakakuha ka ng NFT item na binenta mo, 85% nun mapupunta sa scholar at 15% lang mapupunta sa owner. Okay, so parang mas malaki po yung benefit din ng mga scholar dito po sa game po nila. So in summary na lang po dito, guys, ang cost po ng kanilang NFT box is 863 ron. At kung magkano po yun ngayon is around 682 pesos. So gumagalaw po yung ating presyo ng ating mystery box. Tapos dalawa nga po yung token po nila dito, meron po silang MV at meron din pong rond. Okay, so dalawa po. Tapos free to play po ito at abangan na lang po siguro natin yung mga updates po nila sa Twitter at sumali nga po kayo sa PH na Telegram para masagot po yung mga specific na katanungan nyo regarding sa game po na to. Okay, tapos try na po natin subukan itong ating game. Okay, so i-download po natin. Ayan, so andito naman po tayo sa gameplay, guys. Tapos actually madali naman po yung control po niya. Ang ginagawa lang po natin is parang naglalaro lang po tayo ng ML. Tapos kung sisilipin po natin dito, mabilis lang po natin ma-interact yung mga NPC din. Tapos may mga quest din po tayo na pwede po natin kunin. At ayun nga, nag-level up tayo dito agad. Ayan, kunin na po natin yung quest. Tapos may bago na naman po tayong quest. Ayan, so bilisan lang natin. So may binigay po siya sa akin. Yan. So makapapansin nyo, guys, dyan may tinuturo yung ating map kung saan po tayo pupunta. Ayan po, oh. Ayan. So punta po tayo doon and pumatay tayo ng mga monster, guys. Okay, so sa map makikita natin, guys, meron doon Dark Servant na level 3. Tapos ayun nga, kung gusto nyo tingnan yung inyong item, yung character nyo, andito po yung ating mga status build. Ayan. So far meron po tayong stat pa dito na 6 pa. At dadagdagan po natin yung ating strength. Ayan. Tapos power up po natin. Ayan. So level 3 na po yung ating character, guys. Tapos meron pa po dito. Like for example, ito po yung ating gear. Ito po yung ating character. Actually, pag mag-create po kayo ng character dito, guys, madali lang naman. Tapos hindi naman ganun kabigat yung app mismo, okay? So meron tayong mga stat dyan, mga active skill. Tapos yung skill din po natin, ito yung para sa cosplay to, kaso wala po kasi tayong cosplay.
Tapos dito din po natin makikita sa menu yung ating MV pati yung MR, which is yan po ata yung coins po natin. Okay? So ang quest natin is papatayin po natin itong Dark Servant. Try na po natin atakihin. Tapos kailangan din po natin ng mana po kapag aatake po tayo. Okay? So yan siya. So far may damage po tayo. Skill gamit tayo. So parang naglalaro ka lang din ng Ragnarok, guys. Ayan, so may mana kasi siyang kailangan. Tapos nagbimiss pa din tayo. Ayan. Gamit tayo ng mana. Nagmimiss tayo, guys. Heal tayo ng konti. Tapos ayan, so palayuin natin. So pwede tayo mag-run away. Pero gusto natin mapatay yung monster na to. Kaso parang hindi tayo nakaka-damage, eh, no? Ayan, level 3 na yung ating slash. Ayun, patay. So need pa natin pumatay. Ito at ang need natin patayin. Kaso wala tayong mana. Pero try natin, guys. Ayan, so ina-atake po natin. Level 3 din po ito. Ayan, slash level 3. Laki ng damage. Pati yan, laki din ng damage, guys. Ka-skill dito. Ayan po, quest conditions fulfilled na. Okay, so ganyan po yung gameplay dito, guys. Kung gusto nyo i-try, ilalagay ko po yung link sa baba or download nyo na lang po sa My Play Store. Ayan, kausapin po natin ulit to dahil kompleto na po natin yung ating at nag-level up na naman po tayo. Okay? Okay, so medyo malaki po yung map niya actually. Try po natin maglakad lang muna. Ano ba to, jump? Ano man to? So try lang po natin maglakad lang. Tapos ito yung ating jump. Okay, so medyo malaki po yung map actually, guys. And chibi po yung ating character, di ba? Nakakatuwa. Okay, tapos may mga puring din po tayo. Or puyon. Puyon sila dito, parang puring din. Ayan. Okay, so medyo malaki yung map, guys. Kahit pa paano, di ba? Pwede nyo explore kung gusto nyo. So I think yun na lang, guys, dito sa project po nila. Comment na lang po kayo dito ng kahit ano para sa ating pag-giveaway. Palike na lang po and subscribe. Salamat, bye-bye! Okay, so aside guys sa ating pag-giveaway na 100 pesos sa video na to, kapag sumali po kayo dito sa kanilang Telegram po na PH, may chance ka pong makuha ng NFT, okay? So ang gagawin nyo lang, sumali po kayo dito sa Telegram at i-shoutout po natin yung in-depth na parang proof lang po na galing po kayo sa ating review or sa channel po natin, okay? So sayang yun, guys, NFT sword po yun at dito yun makukuha natin kapag sumali ka kayo dito sa kanilang Telegram PH, okay?